Alright, so magandang hating gabi. Hindi naman, okay. Alright, so positive day, Gigi-vers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Change Project. Magandang gabi pa lang. Hindi pa naman hating gabi. Anong oras na po ba sa atin? Medyo late na ng gabi, pero magbablog pa rin tayo. So, okay, so sa lahat ng first time tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And dalawa lang announcement natin, September 21, perfume making workshop yan ni Ma'am Joyce at ang kanyang team. So, I think it's in Ortiga. So, message mo lang ako, connect kita kay Ma'am Joyce, right? And August, October 18, nasa Macau tayo for coaching. October 19, nasa, ano tayo, saan? Sa Hong Kong, yeah. So, message lang po kayo para maka... para mabigyan po namin kayo ng slots, okay? Alright, so how to increase your income by increasing your clients, okay? Or your customer. Yun ang sikreto kasi ng mga negosyo. Paano madagdagan ng customer mo? Kanina kasi, pag Wednesday po, half day ako sa school. So, I had a chance na makapag-vlog sa maraming business establishment sa Balanga and Abukay. So, I think naka-6-7 ata ako. Dami, no? Kasi magkakalapit lang naman. So, dinaanan ko na silang lahat. Okay? Ngayon, ni-edit pa lang mga videos natin. Pero gusto ko na magkaroon ng isang video about yung na-observan ko kanina. Nakita ko sa dun mismo sa negosyo kung paano dumaming kliyente nila, paano dumaming customer nila. At, marami doon na 3 years na, iba naman 1 year, isa naman pinuntahan ko, nag-start pa lang siya, pero nagtatagumpay naman, tingin ko tatagal ang mga negosyo na pinuntahan natin, okay? Alright, so merong 7 paraan kung paano mas dumami yung customer mo, okay? So number 1 na nakita ko sa paglalakbay ko kanina sa mga different businesses ay magkaroon ka ng isang unique concept. Right, so very unique. Like yung isang pinuntahan ko ay dekada 50. Very unique. Alam nyo pala doon, sayang dito may walang picture eh, pero doon sa isang vlog nandulat ang mga pictures. Pati yung CR nila, it's ano siya eh, ang concept niya 1950s. Okay, dekada 50. Tama ba ako? Dekada 50. So, yung mga lumang kagamitan nandun, pati sa restroom nila, yung iba nilang gamit doon, yung talagang out of yung mga matatagal ng gamit and hindi lang matagal na gamit, nag-recycle din sila, like yung mga cover na electric fan, di ba? So ginamit nila, makita mo din doon yung mga unang panahon na plancha, makina, lagari, ano yung itsura. So doon sa mga hindi pa nakakita niya, yung mga millennials, so yung itsura. So meron kang unique concept, kaya nagkaroon din ako ng na-intriga ako, dekada 50, kasi pinag-usapan siya sa Facebook, nakikita ko yung mga posts na yun yung itsura niya. So, na-intriga din ako. So, kung gusto mong pagkaguluhan ng yung negosyo, okay, ang sikreto, dapat meron kang unique concept. Okay, ano yung concept? Sabi nga, idea yan eh. Huwag ka masyadong magmadali. Ay, pag nag-start ka ng negosyo, magkaroon ka ng unique na idea. Diba? Sa lahat nga, sabi ko, nagtagumpay sa negosyo because they have one idea. Meron silang isang idea, okay? Alright, so, concept. Ano yung concept ng business na itatayo mo? Ano yung concept ng online business mo? Ano yung concept ng restaurant mo? Ano yung concept ng itatayo mong e-commerce? Ano, what's in it na pag-uusapan siya? Diba? Pinag-usapan ng dekada 50. Meron din isa doon, pinuntahan ko, Monster Burger. So, ano yung Monster? Diba? So, yung burger nila doon, ibang kulay, yung burger nila pang monster talaga. Ibig sabihin, monster sa sarap, di ba? So, pina-explain ko doon sa yung nagmamanage. Ano ba talagang yung monster, okay? Second, para pagkaguluhan ng yung negosyo, bukod doon sa unique concept, yan. So, dapat ipwesto mo siya doon sa dati nang may pinagkakaguluhan. Yung nagkakagulo na sila, tumabi ka para mas lalong pagkaguluhan, di ba? Pati yung negosyo mo, pagkakaguluhan. Meron kasi doon isang matagal na restaurant, may tumapat. So, nagkakagulo doon sa isang restaurant dahil kasi pag nagkakagulo yan, may surplus yan ng clients o ng customer. So, dahil nagtayo ka ng similar food din, so, syempre, natural, yung iba pupunta sa'yo.
or kung nag-o-offer ka na wala nung ino-offer nila na naispatan ka, lilipas sila sa iyo, 'di ba? O mas mura ka, 'di ba? O mas masarap yung tinda mo. So ganun lang. Magpunta ka doon sa pinagkakaguluhan para pagkaguluhan ang iyong negosyo. Right? Okay, so pangatlo, para pagkaguluhan ng iyong negosyo, kailangan yung produkto mo uso. 'Di ba? Dalawang pinuntahan ko na milk tea. Ano ba yung pinagkakaguluhan ngayon? 'Di ba milk tea? Lahat ng estudyante, hindi siya pwedeng umuwi nang hindi siya bumili ng milk tea. 'Di ba? Pinagkakaguluhan, uso. So para pagkaguluhan ng negosyo mo, kailangan uso siya. Right? Tingnan mo ano yung trend. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi, catch the trend. Diba? Ano yung trend? Diba? Ang trend, yung trend ngayon eh. Diba? Milk tea, diba? Frap, mga ganun, diba? Gusto mong pagkaguluhan yan, ay yun ang, ano mo, yung uso, yung gusto ng estudyante. Kasi, ang estudyante ngayon ang may pera, mas may pera pa kaysa sa empleyado. Diba? Okay, number 4. Okay? 4. Para pagkaguluhan ng yung negosyo, okay? Dapat mag-offer ka ng wala pa sa barangay. Wala pa dun sa lugar nyo. Wala pa dun sa community. Kagaya nung, may katabi din doon, nakita ko yung bulalo. Dun sa buong Abukay na yon, except sa highway, walang bulalo. Diba? Marami naman gustong kumain ng bulalo, diba? Lalo ngayon, tagulan. So, pagkakaguluhan ka talaga. So, pinagkakaguluhan siya. Kasi meron siyang offer na bulalo. Diba? So, ano meron? Ano yung yung kailangan o gusto ng community mo na walang nag-o-offer. O kahit hindi nila gusto, i-offer mo siya. Take the risk, di ba? Kasi pag nakita yan, pagkakaguluhan talaga yan. Okay? Alright, number next, okay? Next, para pagkaguluhan ng iyong negosyo, subukan mo yung salitang unli. Unli soup, di ba? Unli gulay, unli drinks, meron ba nun? Unli rice, okay? Isa din doon sa pinuntahan ko, may unli rice for only 59 pesos. Unli rice na siya. 'Di ba? Kasi pag sinabi mo sa tao, "Ay, may unli rice doon." Kala mo ano 'yung unli, 'di ba? 'Di ba? Hindi naman nila maubos 'yung sa kalderong rice eh. 'Di ba? So, i-try mo 'yung unli kasi pag sinabi mo unli, parang ano 'yan eh, walang limit, 'di ba? So, 'yung mga tao, 'yung mga customer, naiinganyo sila. Naisip nila, "Ano meron? Ano meron diyan?" 'Di ba? But pagkakaguluhan ka na, di ba? Kaya nga yung Mang Inasal, pinagkakaguluhan, di ba? Kasi may unli rice. Tama ba? Mang Inasal ba yun rin yung may unli rice? Okay. Hindi ba tayo? Madalang eh. Once pa lang ata tayo kumain sa... Mang Inasal nga tayo, kapatid. Okay? Alright, so, next. Para pagkaguluhan ng negosyo mo, dapat yung ano siya, yung pang-selfie material. Di ba? May pinagkakaguluhan dun eh. Pang-selfie kasi siya eh. Diba, yung design niya, dalawang pinuntahan ko na pang selfie, yung design, diba, yung itsura ng restaurant, maganda, maayos. Wow, pasensya na, lagi naririnig yung cellphone ng nanay ko ha. So, pinagkakaguluhan. Nay, alam mo yung isa kong deliver, tinatanong, kumusta po yung nanay niyo, lakas ng cellphone? Yung taga US, Mario Joseph, okay. So, yung negosyo mo, dapat, kung hindi man yung buong negosyo, buong lugar, pang selfie, may portion doon na pang selfie. Okay? So, para pagkaguluhan siya. Okay? Alright, so, ano ba dapat mong gawin para mag-increase yung customer mo at pagkaguluhan ng yung negosyo? Okay, so, dapat, meron ka rin isang, yung to reach them, okay? Yung isa, nag-venture na siya, yung may delivery na. May delivery. Yung isang nakausap ko, nag-suggest ako. Kasi dito sa Bataan, meron kaming tinatawag na mangan.ph. Ang original niyan sa, I think, Pampanga. Kaya siya mangan eh. Kain, di ba? Mangan.ph. So, ito yung pupunta ka lang sa website. Gusto magpa-deliver sa Starbucks, sa Binery, sa iba't ibang resto sa Bataan na member nila. So, pwede ka doon. So, kung meron ka naman sa, like yung isa, nag-deliver siya, pero ano na, ang tawag dito, sila na lang, hindi na siya nagpunta sa mga netpage kasi may motor naman, may tao naman siya. Pwede rin naman yon, okay? Alright, so, next, eto. Para pagkaguluhan ng yung negosyo, para maging increase ng customer kasi nagigising na po yung mga aso namin, okay? So, mag-offer ka na mula almusal hanggang merienda, di ba, ng hating gabi. So, yung isa dati, ano lang sila, snacks lang sila eh. So, ngayon, meron na rin silang top silog, di ba? Meron na rin silang pang...
breakfast. Okay? So, yun na kasi yung nakikita nilang needs ng mga different mga empleyado. So, nagdi-deliver na sila mula doon sa lugar Abuka hanggang sa Balanga. Mga companies na yung mo-order, di ba? At kailangan nila ng merienda sa umaga. Yun nga, may tapsilog. Tapos may lunch din sila, may merienda din sila. So, ibig sabihin, yan ang kliyente mo, i-maximize mo na. May space naman sila, di ba? Okay, so, deliveries, ayun yung pitong nasagap natin kanina. Sa ating pagbablog mula Balanga, pababa tayo. Sa isang linggo naman, punta naman tayo bandang Saman. Okay, anong pinagkakaguluhan sa Saman? So, pitong negosyo na pinagkakaguluhan sa Abukay. Pinuntaan natin. Pinagkakaguluhan yan dahil dito sa pito na to. Okay? So, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong negosyo, okay, para pagkaguluhan yan, dumaming kliyente mo, customer mo, dumaya ka na dito sa pito na yan. Okay? And, sa lahat na magustong mag-start ng negosyo, message ka lang, I can be your coach, pwedeng online or personal. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at tumulad ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.